Sindak Short Stories present The Forbidden Stories, Tagalog Horror Stories Compilation na kinatatampukan ng lalaki sa Girls CR at ang Devil's Hour sa panulat ni Lian Wesley. Sindak! Bago pa magsimula ang klase namin, ay sadya talagang pinapaihi muna kami ni Ma'am. Mga babae po kaming lahat. Nais ng aming guro na gawin daw muna namin ang pag-CR upang maging tuloy-tuloy na ang aming diskusyon at wala na daw mag-e-excuse para mag-may I go out. Sa tuwing ginagawa ng aming teacher ang naturang bagay, ay nag-uunahan kami sa pagtakbo papunta sa CR ng mga babae. Dahil nagkaroon pa ng mahabang pila at ayaw din naming maabala, niyaya na lamang ako ng aking kaklasing isa na mag-CR na lamang daw kami sa isa pang lumang CR na nasa likod ng eskwelahan. Pumayag na lamang ako dahil sa katunayan ay ihing-ihi na rin naman ako. Nagtungo nga kami doon at ginawa ang aming pakay. Habang nasa loob kami ng lumang CR, narinig namin sa hindi kalayuan ang pagsisigawan ng mga kaklase namin. Alam naming mga kaklase namin yon dahil kami lamang ang mga estudyanteng nasa labas pa ng eskwelahan. Kaya naman, minadali namin ang aming ginagawa sa lumang CR at agad din kaming pumasok sa classroom. Dito'y nakita naming namumula at halos nag-iiyakan ang lahat ng aming mga kaklase. Hindi ko nga din alam kung ano nga ba ang kanilang dahilan dahil halos lahat sila na nag-CR doon ay nagsisiiyakan. Ang iba pa nga'y nakita kong nanginginig ang laman. Inaalo sila ng aming teacher at nagtanong ng paulit-ulit kung ano nga ba ang nangyari sa kanila. Ang sabi ng isa sa aming kaklase, meron daw kasi silang nakitang lalaki na nandoon sa loob ng CR. Ang kinatatakot pa nila ay nakahandusay daw ito doon at naliligo ng sariling pulang likido. Matapos daw nilang makita iyon sa isa sa mga cubicle doon, ay isa-isa nang nagpulasa ng aming mga kaklase at maging ang mga nasa pilahan sa labas ay nagsipagtakbuhan na rin dahil sa takot. May sumigaw na daw kasi na may patay na nasa loob ng CR. Agad na tinungo ng aming teacher ang naturang lugar ngunit nakumpirma niyang wala namang kahit na anong bakas ng sinasabi nilang lalaki na nakahandusay at tuguan. Inireport ng aming teacher ang naturang insidente dahil imposible namang gagawa ng ganong klaseng kwento ang lahat ng aking mga kaklase. Inamin din ng aking teacher na siya rin kasi ang nagsabi na mag-CR muna sila bago tuluyang mag-umpisa ang aming klase ng umagang yon. Nagpasalamat na lang kami sa Diyos sapagkat hindi namin naranasan ang parehong karanasan ng aming mga kaklase. Ang pinagtataka ko lang, ang mas kinatatakutan kasi sa eskwelahan ay ang lumang CR kung saan kami nag-CR ng lima ko pang kaklase. Pero bakit doon pa sa bago nakita ang naturang pagpaparamdam ng isang lalaking nakahandusay at tuguan na maaaring naging biktima ng karahasan na siyang ikinukubli bilang madilim na kasaysayan ng aming paaralan? Sindak! Gabi na, ngunit hindi pa rin makatulog si Feliz. Bagong lipat kasi siya sa bahay na pinagawa ng magulang niya bago pumanaw ang mga ito. Mag-isa na lamang sa buhay si Feliz. 26 anyos na siya
Ngunit hindi pa siya nag-aasawa. Masaya naman daw kasi siyang maging single at yan ang kanyang pinangangalandakan na pananaw sa buhay. Palibhasa kasi, sanay na siyang mag-isa sapagkat solong anak lamang din siya. Shit! Ano pa naman to? Bulalas niya dahil hindi talaga siya makatulog ng gabing yun. Dahil dito'y naisipan na lamang niyang bumaba upang magtimpla ng gatas. Napasulyap tuloy siya sa orasan at nakitang alas tres na pala na madaling araw. Napamura na lamang siya dahil maaga pa siyang papasok mamaya ngunit hindi pa rin siya nakakatulog. Pagkatapos niyang uminom ng gatas ay sumilip siya sa labas ng bahay dahil narinig niya bigla na nagsisi-alulungan ang mga aso ng kapitbahay. Dito ay nakita niya ang rason kung bakit gumagawa ng ganong klaseng tunog ang mga alagang hayop ng kapitbahay niya. May lalaki sa tapat ng gate ng kanilang bahay. Sino kaya yung gagong yun? Bulong niya sa kanyang sarili. Inisip niya kasing kung magnanakaw man yun, e wala siyang pakialam sapagkat nakakasiguro siyang na kung sino man ang tatapak sa loob ng kanilang bahay upang magnakaw ay siguradong magkakalasog-lasog lamang ang katawan nito dahil inuon niya lagi ang laser sa kanyang garden. Bumuntong hininga na lamang siya at saka umalis. Paakyat na sana siya papunta sa kwarto nang makarinig siya ng babaeng umiiyak at ito ay nasa loob ng kanilang bahay. Pinakiramdaman niya kung saan nanggagaling ang naturang tinig at napagtanto niyang galing iyon sa kusina. Muli tuloy siyang napabalik pababa at doon ay nakita nga niya ang isang babaeng nasa gawing lababo. Nakatalikod ito habang umiiyak. Namuo ang takot ni Felice at nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Tinanong niya kung sino ito at sa papaanong paraan na nakapasok ang babaeng iyon sa loob ng kanyang pamamahay. Narinig niya ang mahina ngunit nakakatakot na tawa ng babae. Matapos yon ay bigla na lamang namatay ang ilaw at nagkandabutil-butil na ang pawis sa noo niya. Gusto niyang sumigaw ngunit sa hindi niya malamang dahilan ay parang walang lumalabas na kahit na anumang tunog mula sa kanyang labi. Gusto din niyang tumakbo pero nang hihina ang kanyang mga tuhod ng oras na yun. Hanggang sa nakarinig na siya ng bulong. Maraming bulong. Sunod-sunod. Halos hindi na nga niya maintindihan pero paulit-ulit iyon. Napatakip tuloy siya ng tenga. Sabay sabing, "Ayoko na! Ayoko na! Paawa na kayo!" Sigaw niya kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Tumigil ang pagbulong ng babae at muling nagkaroon ng ilaw. Napatingin na lamang siya sa gawing hagdan at doon ay nakita niya ang kanyang talking doll. Nanginig tuloy siya. Nagsitaasan ang kanyang mga balahibo lalo nang makarinig siya ng mga yabag pababa pa ng hagdan. Hindi na niya hinintay makababa ang kung anong klaseng nilalang na iyon at dali-dali siyang pumunta sa pinto at agad itong binuksan sabay takbo papalabas ng gate upang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, naramdaman niya na unti-unting nagsisihiwalay ang kada parte ng kanyang katawan. Bago pa man siya mawalan ng malay, nakita niya ang kanyang mama at papa sabay sabing, "Maligayang pagdating sa lugar natin anak. Sa wakas, magkakasama na muli tayo. Halika na. Sumama ka na sa amin sa impyerno."